So good day po mga ka-Raider 150 Carb. Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. So ngayong araw po na ito ay dito po ako ngayon sa Tupi. So marami pong pwedeng pasyalan dito. So kung gusto niyo pong mag-unwind, mag-relax, pwede niyo pong puntahan to. Kasama po yung mga pamilya ninyo. Mahal niyo po sa buhay. So mag-relax din po tayo pag weekend. So ngayon po sisingit ko po sa inyo yung reason bakit po nag-downgrade ako sa tube type na gulong. So yung stock po natin na ano po gulong is naka tubeless na po yun, galing po ng kasa. So pag sinabi po natin tubeless, ibig sabihin wala pong interior yung gulong natin. So doon po direct na po yung gulong na ilalagay po sa ating mugs. So yun na po yung mga bagong nilalabas ngayon ng mga motor. So ganun na po yung sistema ngayon. So naka tubeless na po halos lahat, except po dun sa mga motor din na nag-remain pa rin po sa tube type na gulong. So bakit nga ba nag-downgrade ako sa tube type na gulong? So meron po akong mga reason na ibibigay din po sa inyo. Sana po makatulong sa inyo. Ma-share ko po yung aking experiences regarding po dito. So ang una-una ko pong reason is matipid po sa maintenance. Kasi ang mga presyuhan po ng mga gulong po ng mga tubeless is halos nasa kalahati po yung dagdag na presyo galing po doon sa mga tube type ko ng gulong. So sa mga dati pong mga post ko po regarding po sa gulong, una ko pong post na nagpalit po ako ng gulong, na nagpalit po ako ng Zenius Star na 9080 sa likod, 7090 sa harapan. So halos mga 2000 din po yung nagastos ko. So ibig sabihin ang isang tubeless na gulong ay nasa 1,000 din, depende po yun sa brand. So iba po yung size, syempre mag-matter din po yung size sa presyuan din po. Then compare ko po sa nabili kong gulong na rudder tire. Yung unang bili ko is ano lang po, gumastos din po ako sa interior. Pero isahan din naman po yung nagastos. After po nun, yung magiging problema mo na lang pagpalit ng gulong is yung pagbili mo ng tube type. So hindi mo na kailangan bumili pa ng interior, pero kailangan din po yung palitan. So yun, nagastos ko is nasa 1,000 lang. So meron akong dalawang gulong. And then yung gulong po na rudder tire na yun, isang size po na nabili ko is 7090 sa harapan at 8090 sa likod. Yun po yung standard size na ginagamit natin. So napansin ko po is compare po sa tube type, ang kaibahan lang naman nila is yung interior. So may interior yung tinatawag natin na tube type na gulong. And then pag magpapahangin kayo, iba na yung PSI na ilalagay ninyo. Yung dating PSI na nilalagay ninyo sa gulong na tubeless, iba na yung kailangan na kumbaga yung standard din na pwede nating ilagay sa tube type na gulong. So isa po yun sa mga napansin ko na mga kaibahan po nilang dalawa. So ngayon paps, kung dati naka tubeless type po yung gulong ko, ang nilalagay kong PSI sa harapan is nasa 20 lang, and then 24 sa harap. So yun po yung nilalagay ko kasi ayaw ko po ng matalbog. So compare po natin sa standard na PSI is if I'm not mistaken po nasa 29 po yung front, and then 40 to 41 po yung likuran kung meron kang angkas. So yung tube type po is babawasan po natin ng ano din, ng 4. So ngayon ang nilalagay ko sa gulong ko pag naka tube type na po is 20 po yung harapan na PSI, and then 24 naman po yung likuran. Depende po kung meron kayong karga na sa bag nyo na mabigat, so pwedeng mag 25 or 26. So pag pinarehas niyo yung PSI na ginagamit niyo sa inyong tubeless na gulong, magkakaroon talaga ng diferensya kasi mas masyado siyang matalbog. Yun yung isang ano natin napansin.
And then, ang isang reason din kung bakit nag-downgrade ako sa tube type na gulong is pwede kang makapag-vulcanize kahit saan. So, kahit saan, saan kang probinsyang mapadpad na walang tubeless na vulcanizing shop, hindi ka mahihirapan kasi kahit yan lang sa mga kanto-kanto na maabutan ka ng na butasan ka ng gulong, naabutan ka ng malas, so pwedeng-pwede lang na magpa-vulcanize sa kanila. Pero na-try ko po na yung nagpapalit po ako ng gulong galing po ng tubeless to tube type, is dun pa rin po ako nagpapalit ng gulong sa tubeless po na vulcanizing shop. So sa ganung paraan po, hindi rin po na-damage yung aking bags. So yun po yung kagandahan. So maaari kang magpa-vulcanize pa rin sa tube type na ano po, na vulcanizing shop at saka tubeless din po na vulcanizing shop. So meron ka ng dalawang option. So kahit saan doon, pwedeng-pwede na. And then mas mura talaga yung labor ng pag nagpa-vulcanize ka doon sa mga tube type na gulong. So yun yung kagandahan doon kasi nga halos doble, triple yung pagitan ng presyo nila. So galing ka ng tube type to tubeless or tubeless naman to tube type, mas makakatipid ka talaga. Pero kung may budget naman po kayo, kaya nyo namang budgetan yung maintenance pag halimbawa na butasan talaga tayo ng gulong, pwedeng-pwede naman po. So mas maganda pa rin na i-ano pa rin natin yung budget natin. I-consider pa rin yung budget. So ang isang reason ko na naman po bakit ako na tube type na gulong is yun po yung hindi ko na po kailangan ng sealant, no? So nakagamit po ako ng sealant. Nakita nyo rin po yun sa ibang video ko po. So naranasan ko pong mag-sealant. So kung magagamit talaga kayo ng tubeless na gulong, better na meron po talagang sealant. Pero ang isa lang sa nakita ko na disadvantage din pag meron kayong sealant is yun, matalbog yung motor natin. Then nabibigatan siya sa ano natin, sa ikot po ng ano ng gulong niya, nabibigatan yung ating makina. So isa yun sa mga napansin ko. So ibang iba talaga yung gulong na walang sealant o yung stock po na ano natin na gulong galing po ng kasa. So pero advantage naman din po yung pagkakaroon ng sealant. So sanayan lang po yun. So kung isipin mo naman po, mas ano talaga, mas convenient kung lalo na kung biyahe mo is gabi and then wala ka pang mga pwedeng puntahan na vulcanizing shop in case of emergency. So yun po yung isang difference din po. So ang panguli ko pong reason kung bakit po ako nag-downgrade po ng tube type na gulong is yun pong availability po ng mga sizes sa mga gulong natin. So sa mga naging experiences ko po sa pagbili po ng tubeless po na gulong, ang pinaka problema po is yung sizes na kung saan sakto din po sa budget mo. So usually nasa 1K packet yung mga tubeless na gulong, na pinakamaganda na po yun o pinaka entry level na po yun na ano natin na mga brand po ng mga tubeless po na gulong. So yun pong mga bagay po na yun is kailangan din po natin i-consider. Then ang isa din po sa mga nakita ko rin po is mas marami po talagang mga sizes na available kahit saan pong shop pag naka-tube type pa po. Then pwede ka pong makapili ng ibang brand kung anong gusto mong brand. So yung rudder type po na nabili ko is ano lang po yun, murahin lang po yun, nasa 600 yung likuran, 500 din po yung nasa harapan. So nakadalawang gulong na po ako sa 1,000. Then yung gulong po na yun is nylon po, so hindi po ako lugi doon.
based po sa experience ko, nasa mag 8,000 kilometers na po siya, then 10,000 nagpapalit ako ng gulong is nasa 15,000 kilometers. So tingnan natin kung aabot pa ba siya ng 15,000. Pero para sa akin, to be safe po, magbalik na tayo mga nasa 10,000 kilometer or 12,000 kilometer. So meron naman yung ano, meron naman yung palatandaan dun sa gulong natin kung kailangan na natin magpalit ng gulong. So huwag po natin basihan din po yung ilang kilometers na, mas maigi po na tingnan po natin yung itsura po ng gulong mismo natin. Kaya advice ko po talaga na tayo po talaga yung mag car wash ng motor natin o motor wash ng motor natin, para kahit pa paano makita po natin ano na yung mga update po sa mga spare parts ng motor natin, lalo po yung mga gulong natin. Yun. So yun lang po mga paps, maraming salamat po sa inyong suporta, at patuloy pa rin po kayong dito sa channel na to. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, maraming salamat po. Sana po makapag-subscribe na kayo. At sa mga datihan na po, matagal na po sa channel na to, nung umpisa pa po, thank you very much po sa pananatili natin dito. So sana natulungan ko po kayo, nabigyan ko po kayo ng ideya regarding po sa motor natin. At kahit hindi po naka-Raider 150 carb, ano pong mag-Raider 150 carb, sana nandyan pa rin po kayo, supportahan yung channel na to. Thank you very much. And then, huwag po natin kalimutan na ride safely po sa ating lahat. So, tandaan po natin na may naghihintay po sa atin sa bahay. So, God bless. And then, thank you po. Enjoy po.